Hi, Grade 10 students, maging sa mga teachers na nanonood sa atin ngayon sa mga ating video lesson. And ngayon, bago tayo magsimula, ay gusto ko na kung sakaling ikaw ay bago pa dito sa channel ko, paki-check naman yung previous lessons para hindi ka mahirapan kung sakali pag kayo ay pag napunta na kayo sa topic na to. So, please check the previous lessons na nakalagay dyan sa description ng ating channel, ng ating video ngayon. So, ang topic natin for today is arithmetic series. Bakit kaya series? Bakit kaya series? Eh, nung nakaraan ay mga sequences lang tayo. What's the difference between the two? So, pag sequences and series, ito yung difference ng dalawa. Yung una ay list with commas, while the other one is indicated, naka-indicate yung sum. Ano ibig sabihin nun? Tignan nyo yung difference nila. Si sequences, ang naghihiwalay sa bawat term ay comma, quit. Samantalang kay series ay plus. So, kailangan alam mo yung difference yung dalawang yan. Para alam mo kung ano yung tinatanong. Okay? Next. Also, this one. Yung dalawang to. Even and odd. Kailan naging even ang given? Or kailan naging odd ang isang number? So, pag even numbers, ito yung mga numbers na nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, 8. While the odd numbers ay 1, 3, 5, 7, 9. For example, ay 2013. Si 2013 ang tatapos sa 3, kaya siya ay odd numbers. So, si 2014, even number siya kasi nagtatapos sa 4. So, kailangan alam yung difference nitong dalawang to. And also this one, natural and whole numbers. Kailan nagiging natural, kailan naging whole numbers. Kung mapapansin mo, si natural, ito yung mga ginagamit natin pambilang. Kaya nga yung other term kay natural ay counting numbers. So, mula kay 1 and so on, yan ay tinatawag nating natural. At si whole numbers naman, medyo kamukha niya si natural. Ang pinagkaiba lang ay kasama na si 0 kay whole number. Mula kay 0 hanggang and so on. All the positive numbers. Okay, so kailangan alam yung pinagkaiba nitong dalawang to kasi soon enough, baka maka-encounter kayo ng mga ganitong problems, ay alam nyo na kung ano yung tinutukoy na natural, whole numbers, even, odd. So, yon. So, we're given a finite arithmetic series. So, with this, generate na natin yung formula. Ito yung given na series sa atin. 7 plus 9 plus 11 plus 13. And also, after that, ang ginawa ko ay pinagbaliktad ko sila. So, 13 plus 11 plus 9 plus 7. At napansin ko na pag pinag-add ko sila, pare-parehas lang naman. Pare-parehas lang sila. So, pero kung tutuusin, pag kinuha mo yung add nito, pag kinuha mo yung sum nitong nasa taas, ang lalabas ay 40. At pag kinuha mo tong sum nito, ang lalabas ay 80. Ibig sabihin, ito ay kalahati niya nito, lalabas itong sum nung series na to. So, with that, ay may given sa'yo na n. Yung n mo ay 4. So, yung 4 na yan ay saan galing? Dun sa number of terms na binigay sa'yo. Yan. 1, 2, 3, 4. So, yan. And also, yung first term ay saan magagaling dun sa unang binanggit doon. And also, the fourth term which is 13. So, yan yung mga given sa'yo. At pag minapulate mo at gusto mong ma-generate yung formula with this, makikita mo na 7 plus 3 equals 20, right? So, makikita mo 4 na beses yung 20 dito, so 4. At yung 4 na yan galing sa n din. Yan. And over 2. Next, 4 times 20. Saan galing si 20? Yung pinag-add mo nito. So, 4 times 20 equals 80. Divided by 2, which is 40, which is yung sum nitong nandito sa taas. Okay? At itong 80 dito, yun yung sum dito. Kaya nga, tayo may divided by 2 sa formula. So, pag naghahanap ka ng sum ng isang finite arithmetic series, finite, ibig sabihin may hangganan na series, ay ito lang yung formula. N equals N times the quantity A plus 1, A sub 1 plus A sub N over 2. Huwag niyong kakalimutan yung over 2. Next, paano pag ganito? Find the sum of the first 5 odd numbers.
Kaya nga, yun yung sinabi ko kanina. Kailangan alam mo yung differences. Alam mo yung mga odd numbers and even numbers. Kasi may mga ganitong questions na binibigay sa exams. So, alam natin na si 1359 ay yun yung first odd numbers. Pero gusto ko na i-identify muna natin yung mga given natin. Yung n natin ay 5. Yung first term natin ay 1. For example, ay hindi natin alam yung pang fifth term, which is 9. And yung d equals to 2. So, ito, ginamitan ko lang siya ng listing method, right? Nilist ko lang lahat. Pero, if you're going to use the formula, ganito magiging itsura. So, a sub 5 equals the first term plus n minus 1 times d. At pag nag-simplify ka na dyan, makikita mo, si 5 minus 1, pwede ma-simplify, kaya pwede siyang maging 4. Naging 4 siya. And then also, makikita mo din na si 4 and 2 pwedeng ma-multiply. So, 8. 8 plus 1 equals 9. At 9 na to ay nandyan. Yan yung last term. At makakakuha na tayo ng sagot na 9. And also, pag hinahanap sa'yo ay sum, doon ka gagamit ng formula. Itong formula na to. At alam natin na yung n ay 5. Yung first term mo ay 1 at yung last term mo ay 9. So, yan siya. N ay 5, first term mo ay 1, last term mo ay 9. So, 5 times 1 plus 9 equals 10. 5 times 10 equals 50. Tapos, yung 50 divided by 2, which is 25. Ito siya. So, meaning to say, ang sum nito ay 25. Tingnan natin, 1 plus 3, 4 plus 5, 9, 9 plus 6, 16 plus 9, 25 yun yun. Okay? So, yun, first 5 odd numbers. Eh, paano pag ang given na sa'yo ay find the sum of the first 100 counting numbers? Ayan ngayon sinasabi ko sa inyo, kailangan alam nyo yung counting odd even para hindi kayo malilito. Alam nyo kung saan kayo magsisimula. Alam natin yung n ay 100 kasi first 100. At ang first term mo ay 1. Remember, yung counting numbers ay nagsisimula sa 1. And so on. Yung mga counting na pambilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hanggang sa makarating ka sa 100. So, ang first term mo ay 1. Sorry for this. Dapat a sub 100 ito. So, a sub 100 equals 100. Bakit? Kasi yung last term mo din naman ay 100. Kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos, yung common difference nila ay 1. Bakit? Kasi 1, 2. 2 minus 1 is 1. 3 minus 2 is 1. So, yan. So, gagamitan natin siya ng formula. Pag ginamitan mo na siya ng formula, ganito na itsura niya. So, S of 100 equals 100 yung n mo, first term plus last term. 100 times 1 plus 100. Kasi yung 100 mo, lang yun yung last term mo. 100 times 101. Bakit? Pinag-add mo na to. So, ang lalabas ay 10,100. Then, divided by 2, 5,050. Yan. Yan yung sum ng mula kay 1 hanggang kay 100 na counting numbers. That's the reason why kailangan alam mo yung formula. Kasi kung hindi, baka mamaya mag-a-add ka 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Baka abutin ka ng sum-sum, tapos na yung exam, hindi mo pa na-add. So, kailangan alam mo yung formula. Next. Find the sum of the terms of this arithmetic series. So, ito yung given sa atin. 151. And so on, at yung last term ay negative 5. Ano yung kailangan nating alamin dyan? Kailangan alam mo yung mga given sa'yo. Yung first term ay 151, yung a sub n, kasi hindi pa natin alam kung pang ilan si negative 5. Kaya yung a sub n mo ay negative 5, n is question mark, wala ka pang idea kung pang ilan si negative 5. Then, D is, kailangan kukunin mo yan. Yun yung pagkuha na ng common difference. 147 minus 151 equals negative 4. So, kailangan natin makuha muna si N using the formula.
be A and A sub N formula. Ito yun. So, negative 5, yung last term mo. 151, yung first term. And, wala kang value. D is negative 4. Take note, pagka ikaw ay nagsisimplify nito, hindi mo pwede makombine si N minus 1. Ang kaya mo lang gawin ay ma-distribute si negative 4. So, negative 4 times N is negative 4N. Negative 4 times negative 1 ay positive 4. Kasi, multiplication tayo, pag pares ang sign, positive. So, kung makikita mo, si 151 tsaka si 4, parehas na number. Right? Pwede mo makombine. 151 plus 4 ay 155 minus 4N. Minus ka na kasi negative times positive is negative. Para matanggal na itong parenthesis dito. Next, ang kailangan natin dito, pag nagsosolve tayo nito, ay kailangan magkakasama lahat ng numbers, lahat ng constant, at magkakasama lahat ng mga letters. Ito, magkasama si number at saka si may letter. So, kailangan malipat ko yung isa sa kanila. Itong si 155, nilipat ko sa kabila para makasama niya yung kapwa niya number na si negative, kapwa niya integer na si negative 5. So, makikita mo dito na magkasama na yung dalawang constant at magkasama at nasa kabilang side yung my letter. So, by combining this, using the subtraction of integers, the rule of subtraction of integers, negative 160 equals 4n. And also, pag kayo nang susolve ng equation, ang lagi niyong tatandaan, kailangan isang letter lang ang matira sa baba. So, what will you do? Division. Division property of equality or multiplication property of equality, MPE or DPE, whatever it is, i-divide mo lang siya. Si negative 4n, dun sa number na katabi ni n, dun sa integer na katabi ni n, which is negative 4. At syempre, equation yan para maging balance, ganun din ang gawin mo dito sa kabila. Negative 160 divided by negative 4 equals 40. Ibig sabihin, si n ay 40. Ibig sabihin, ayan, tatandaan nyo to, v equals c. Ibig sabihin, variable term, lahat na may letters, nasa isang side, lahat ng constant nasa kabilang side. Ayan. So, ibig sabihin, yung n mo ay 40. Ibig sabihin, yung n dito ay 40. So, pag kinuha mo na yung sum, ganito na siya. S sub 40 equals n times first term plus a sub 40. So, n mo ay 40 times 151 yung first term mo. Yan. Plus negative 5, which is yun yung last term mo. Then, follow the rule ng addition ng integers, 146. Then, 146 times 40, 5,840. Then, divided by 2, ang sagot ay 2,920. So, yan na yung sum mula kay 151 hanggang kay negative 5. So, ibig sabihin, pag ikaw ay naghahanap ng sum, ang kakailanganin mo palagi yung first term. Kailangan alam mo yung value ni first term. Alam mo din yung value ni last term. At the same time, alam mo kung pang ilan si last term. Tsaka mo lang pwedeng mahanap si sum. Okay? Tsaka mo lang pwedeng mahanap si S sub N. So, yun. Kailangan alam mo yun. Next ay, ito, summation. Itong summation na to ay nagagamit to sa statistics, right? Pero alam natin na si summation na ganitong symbol, alam natin na may given na function dito. Tapos, itong symbol na to nagsasabi na ikaw ay mag-a-add. Tapos, nasa baba, nagsasabi kung ano yung starting value mo dito sa baba. Next, dito naman sa taas niya, ito yung ending value ng k mo, which is siya magsasabi ng last term mo. When dealing with a sum of terms, we shall have the equation occasions to use summation. Yan yung abbreviated na ginagamit ng mga teachers. So, for example, we're given this given summation of 2x where x equals to 1, then 4, n equals to 4. So, anong gagawin mo? So, pag ganyan ang given sa'yo, ganito lang siya. Papalitan mo lang yung x ng 1, 2, 3, and 4. So, pag pinalitan mo na,
kung makikita mo dito pa lang, makikita mo na isang arithmetic series na ito. Tama? Magkakasunod siya at arithmetic series siya. At yung una ay si first term, yung sumunod ay si last term. Dito. So, meaning to say, yung first term mo, ito siya. Yung last term mo, ito siya. Kailangan ang lumabas na sum niya ay 20. Bakit? Kasi 2 times 1 is 2. Pag sinimplify mo itong mga to, ang lalabas ay 20. So, with that, kukunin natin, gagamitan natin ang formula. Ang given sa atin ay 4 na terms, right? 1, 2, 3, 4. Yung first term mo ay 2. Yung last term mo ay 8. So, with that, ang gagawin mo lang, substitution. So, 4. Ayan. 4. Ayan. Pag sinubstitute mo na siya at pinereform mo yung indicated operations, kung ano yung nakalagay dyan, magka-come up ka din sa 20, which is parehas lang din siya dito sa taas. Pag kinuha mo yung summation. Pag pinereform mo yung operations sa summation. So, yun. Pwede kang gumamit nito. Pag ganito ang given, pwedeng gumamit ka ng ganito or pwedeng gumamit ka ng ganito. Okay? Pag dito kasi, ang kailangan mo lang naman yung first term at saka yung last term at saka yung end. Okay? So, let's have this. Paano pag ganyan ang given sa'yo? Ganyan din. Same formula lang din. Papalitan mo lang din yung x ng 1, 2, 3, 4. Okay? Kasi 4 yung nandun sa taas. And then, by simplifying it, 7 plus 9 plus 11 plus 13. Ang lalabas na sagot ay 40. Yan ang pag ginagamitan mo ng summation. Pag pinapalitan mo yung value ng x. And with that, pag ito yung given sa'yo na series, alam natin yung first term natin ay 7. At yung last term mo ay 13. So, pwede natin gamitan ng formula para makuha din natin si 40. So, pag ginamitan mo ng formula, ganito ang itsura niya, magka-come up ka pa rin sa 40 na sagot na yun yung kaparehas din dito kanina. So, ito, try mo nga din to sa yung notebook. I-pause mo yung video at i-try mong sagutan. Ang una mong gagawin, hanapin mo muna si a sub 1 at saka si a sub 35. So, yan. Pag una, hanapin mo yung given sa'yo. A sub 1 is negative 40. Paano kaya siya naging negative 40 tsaka 130? Ganito siya. So, A sub 1, papalitan mo si I ng 1. Take note, pwede magpalit ng letter dito. So, at the same time, papalitan mo ng 35 kasi yun yung last term. Ito na sa taas. Ending value ito. Yan. So, ang lalabas ay negative 40, siya yung first term. Si 130, siya yung last term. So, with that, makukuha na natin yung sum. Using the formula, ang substitution, 35 yung n mo, negative 40 yung first term mo, ang last term mo ay 130, by simplifying, ang lalabas ay 1,575. Yun yung sum niya. Okay? So, gusto ko na itry mo ito sa notebook mo. And you can comment kung ano yung mga questions mo. And I'm willing to answer whatever questions you have. Yan. So, gusto kong i-share ito sa inyo because the Lord is with you. You are successful. Tandaan mo na sa iyong journey, kasama mo ang Panginoon at hindi kanya pababayaan. Basta, lagi mo siyang uunahin. Lagi mong isurrender lahat ng cares sa kanya. At lagi kang humingi ng katalinuhan at wisdom sa Kanya sa lahat ng iyong gagawin. Kasi hindi mo yan kaya na mag-isa lang. So, that's all for today. Thank you.